Hello mga kapatid, God bless, good morning. Thank you Lord, sa araw na ito, natuyo pa rin tayo. Nagising pa din tayo para sambahin at purihin ang Panginoon una sa lahat. Thank you Jesus. Ayun mga kapatid, ang verse of the day natin ay John 8 verse 12. Hallelujah. Sabi, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Diyos. Siya yung ating ilaw sa sanlibutan ito. Mayroon man tayong kadiliman na naranasan dati. Ngayon ay nawaliwanagan na mula ang tinanggap natin si Jesus. Amen. Siya nag-ilaw sa ating buhay. Sa ating paglalakbay sa digdig na ito mga kapatid. Amen. Thank you Jesus. Matthew 5:16. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Amang nasa langit. Amen. Thank you Lord. Lahat ng ating ginagawa na ito mga kapatid ay para papurihan ang ating Amang nasa langit. Wala naman tayong Ama na dito sa lupa. May Ama pa rin tayo sa langit habang buhay. Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng ginagawa natin ay para mapuri natin yung ating Amang nasa langit sa araw-araw kasi lahat ng ating mga pangailangan siya nagsusupply sa atin. Thank you Lord at kung tayo buhay dahil binigyan to ng buhay ng Panginoon kaya dapat lang naman na araw-araw gabi sa lahat ng oras ay purihin natin sa pasalamatan. Lahat ng ginagawa natin itong nagawa natin para pasalamat at pagpuri sa Lord. Mabaybay natin itong mga salita na isang ilaw natin sa paglalakbay natin sa libutan ito. Hallelujah. Ano sabi? Matthew pa din. 6:22 and 23, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Amen. Praise God. Ang mata lang pinag-usapan dito, pero ito yung mata natin, ang Word of God, yung nag-guide sa atin. Ito yung ating manual of life na dapat natin susundan para ang ating landas ay huwag mahadlangan kung ano-ano kabulagan ng daigdig nito. Amen. Praise God. Verse 23, ngunit kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong buong katawan. At kung ang ilaw mo ay madilim, ikaw nga ay tunay na sa kadiliman. Amen. Kaya ang salita ng Diyos at siya ay isa, siyang maging ilaw natin habang naglalakbay tayo sa madilim na daigdig nito. Hallelujah. Kasi talagang itong ang pinagdaanan natin ay isa pa to sa ating mga kadiliman din, pero ang Diyos ay mabuti. Ang salita niya, ang siyang ilaw natin, praise God. At ang siya, at ang salita niya isa, nagkatawang tao, para tayo nga ay mabigyan ng tanglaw sa daigdig na ito, praise God. Ang salita niya, at siya isa na siyang nag-guide sa atin sa dapat nating tahakin. Amen. Ang Kawikaan 7 verse 1 and 2, aking anak. O ayan, tinawag ulit tayong anak. Praise God. Yung ating Amang nasa langit, tang araw-araw nakatunghay sa atin, aking anak. Salita ko sana ay iingatan. Amen. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Hallelujah. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. O ayun, ayun yung ilaw natin. Upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. O tingnan mo, may mata pa rin. Ang salita niya ay ingatan natin tulad ng ating mga mata para magliwanag yung ating landas. Habang naglalakbay tayo sa daigdig na ito na hindi naman atin ay pahiram ng Lord, lahat ay pahiram para tayo ay makabalik sa Kanya pagdating ng takdang panahon na itinakda pa rin niya. Amen. Magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay. Amen. Yun talaga yung tunay na mata natin mga kapatid. Mata yung pinag-usapan dito, pero ito yung mata natin, yung Word of God na sinabi nga niya na ingatan, yung salita niya. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Hallelujah. Ito yung ating maitanim sa isip natin. Kasi kailangan dito sa isip natin na manaig na nga ang plano ng Lord. Sabi ng Pastor Ed Lapis, dito tayo nakikipaglaban sa ating pag-iisip. Kaya kailangan yung pag-iisip ng Lord na itinanim sa ating mga puso at ang siyang masunod. Amen. Ayun nga o, napakabuti ng Lord. Ang utos sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y palagan tulad ng iyong mga mata. Ang salita ng Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pilipos 2:15. Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan, sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama, sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Praise God. Hallelujah.
Matapang rin pinag-usapan dito. Magliwanag na tayo ng diningning sa sanlibutan, sa kalangitan. Praise God. Eh, ang salita ng Diyos ang ating maging tanglaw. Una sa ating mga sarili, praise God, napakabuti ng Diyos. At ito ang mga salita niya ang nag-guide sa atin. Amen. Ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao at bumaba dito sa sanlibutan ito, na siya yung matuwid, na siya ang ating tinutularan hanggang sa panahon ito. Amen. Pinarinig natin salita niya. Sundin natin at share din natin sa iba. Sa gitna daw ng mabaluktot ang pag-iisip. Sino bang baluktot ang pag-iisip? Libre tayo yun. Dati mabaluktot yung pag-iisip natin. Ngayon ay nagsisilbihin tayong ilaw. Matulad ng bituin ng giningning sa kalangitan. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Alam, mga salitang ito na napalala sa atin muli natin binabasa para paalala una sa lahat sa ating mga sarili. Ano, hindi naman niya nakalimutan. Yung tayo nakakalimut, kaya pinapalalahanan tayo sa magitan itong pag-aaral natin mga salita niya. Yes, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang liwanag at matakas yung pinag-usapan dito, mga kapatid. Thank you, Lord. Lucas 11 verse 35 and 36. Hallelujah. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Then yung salita ng Lord na dapat natin ipamuhay para maging guide natin ay hindi naman natin ipinamumuhay, ay nasa kadiliman pa tayo noon. Praise God. Hallelujah. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Ayun, malinaw. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Ayun, sa Kawikaan, Proverbs 7, 1 and 2. Huwag daw kalimutan, itanim sa puso at isipan. At ingatan daw yung mga salita na katulad ng ating mga mata, o di ba? Yung salita talaga ng Lord ng ating mata, praise God, spiritual na mata natin. Kasi yung paglalakbayin tulad nitong ating pinagtataguan ngayon ng kalaban, hindi natin nakikita, spiritual nating mata ang makakalaban ng salita ng Lord. Amen, praise God. Ngayon, ano pakabuti ng Diyos. Itong mga salita ay laging may paalala sa atin, praise the Lord, at patuloy nga natin sundin. Hallelujah. Leviticus 6, verse 12 and 13. Ayun, ito yung mga ilaw na pinapanglagaan ni Aaron. Na ngayon, tayo nang lumaganap noon, nung nagkatawang tao na ang Panginoon. Amen. Leviticus 6, verse 12 and 13. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing magniningas. Ang altar na ngayon ng Lord dito sa lupa, yung ating mga puso, nagniningas ba yung apoy? Pananamplataya natin. Ang Lord na nagsisilbing apoy, haliging apoy doon sa Exodus na sumubaybay sa ating mga ninuno. Praise God. Nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihanay si ibabaw ng gato ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pang kapayapaan. Kung hindi na tayo naghandog dahil handog na ng Lord ng kanyang buhay. Ayun na ngayon yung ating pananampalataya, yung mga pananalig natin sa Lord na nag-uumapoy sa ating mga puso, gagatungan daw umaga, tuwing umaga o hapon man yan. Yung banal na dugo ng Lord na hinandog niya, yun lagi ang ating tinanggap na nag-umapoy na sa ating mga puso. Spiritual na kasi pinag-usapan dito, mga kapatid. Praise God. Kaya napakabuti ng Diyos. Itong salitang ito ay napakamahiwaga. Kailangan natin unawain. Kailangan bukas yung ating puso at pag-iisip, mga kapatid. Hindi, itong pinagdaanan natin, hindi basta kung ano lang to. Hindi basta kung biro lang. Kailangan nating sundin at panaligan ang salita ng Lord. At magpakabuti na tayo. Sabi nga, kung ano-ano man, praise God, hallelujah. Hayaan laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Amen. Ayan. Ang pinag-usapan dito yung altar na nga dito sa lupa ay ating mga puso. Kailangan yung hinundog ng Lord ay buong puso nating susundin at pagbulay-bulayan araw-araw. Alalahanin natin na ang tabang handog nun ay si Jesus na walang kapintasan. Amen. At didiligin natin ang ating pagbublay-bulay araw-gabi ng prayer, ng pag-alala nitong maginawa ng Panginoon para tayo ay maligtas at makaraos dito sa pinagdadaanan natin, mga kapatid. Amen. Praise God. At wala tayong ibang asahan ng kapaligtas sa atin ito sa karanasan natin, mga kapatid. Ay, ang Diyos lang ang nakakaalam. Praise God. Lahat ng ito, ang pag-aaral natin ay
palakas ng loob ng natin mismo at yung mga nakikinig, praise God, at yung mga mensahe ni Pastor Islapis na talagang nakaka-bless araw-araw na narinig natin. Mga nanlupaypay ay nagroon ng pag-asa. Amen. Praise the Lord. Kaya lagi ka nga rin siyang kasama sa prayer natin na ingatan ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong sambayan, ang kanyang buong kongregasyon at ang buong mundo. Ang lahat ng bansa ay kanyang pagpalain, alang-alang sa kanyang mga lingkod na patuloy na nagpaparangal sa kanya, patuloy na nagtuturo ng mga salita niya at sumusunod na din. Amen. Praise God. Kaya napakabuti ng Diyos, may mga tao sang ginagamit para tayo palalahanan sa araw-araw, para tayo mabusog spiritually, emotionally, at tumatag. Amen. Praise God. Napakabuti ng Diyos, kung naman itong mga pinagdaanan natin mga kapatid na talagang kung wala ka sa Panginoon ay nakaka-stress. Pero ang Diyos ay napakabuti. Wala kang mga pangako niya. Kailangan lang natin diligin lagi. Araw, gabi, ang ating altar. Ang mga puso natin para tayo tumatag sa mananampalataya. At bahala ang Panginoon din, mga kapatid. Lahat ng ito ay naranasan natin para matuto tayo manalig at manampalataya sa Lord. Kasi ang Panginoon nga nung pumarito ay grabe nga yung pinagdaanan. Kung nanalig sa Panginoon, kaya sa napagtagumpayan niya ng matitinding pinagdaanan niya ngayon. Kung Leviticus pa rin, 24 verse 1 hanggang 4, o darso na natin. Sinabi niya kay Moises, o iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo upang patuloy na magningas ang ilawan. Hallelujah. Alin ba yung langis ng olibo? Di ba kayo itong salita ng Diyos ay nagsisilbi din langis ng tubig? Sino ba yung olibong yun? E di ba kayo ang mga lingkod ng Lord yun? Si Moses, si Isaiah na nagsilbing puno na ng olibo. Pag-aralan natin yung sanon natin. Upang patuloy na magningas ang ilawan. Ayun ang ating ilawan, ang Word of God na naitalim sa ating mga puso. Una siya nating ilaw, patuloy nating dilingin ng langis. Nung pag-aaral nitong salita, nagsilbing langis, nagsilbing tubig. Praise the Lord. Na nagpapatatag sa ating pananampalataya at nagpatatag sa ating mismong katawan. Huwag tayong mangarag sa araw-araw na itong kinakaharap natin, no, mamaya ay mag-quarantine uli. Napakabuti ng Lord. Focus tayo sa ginawa ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Amen? Sa labas ng tabing, sa loob ng tuldang tipanan, ang mga ilaw na iyon ay sisindihan niya aron. O sino magsisindi ngayon? Tayo ngayon. O lahi niya aron na tinuruan niya. Sa magitan nitong salita niya ang magsisindi nun. Ito yung ginagawa natin. Nagsisindi tayo ng ilaw. Tuwing hapon at panatilihing may sindi hanggang umaga, ito ay tuntunin, susundin ninyo habang panahon. Ayan, ito ngayon yung ginagawa natin. Nisindihan natin at tuntunin ito habang panahon. Habang panahon na tayo buhay, inuturo natin sa ating mga anak, mga manuka, mga apo, at tinuturo natin sa buong mundo na nakikinig nito. At sumusunod na rin. Ayun, praise God. Panglagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungan ginto. O sino ba yung ginto? Diba ang Panginoon? Alin yung ginto? Yung ating mga puso na tinuring ng ginto dun sa 1 Peter 1:7. Hallelujah. Walang ibang ginto na pinag-usapan dito mga kapatid. Kundi ang ating mga puso na tinuring ng ginto ng Panginoon. At ang Lord mismo na higit pa sa ginto na pinantubos sa ating mga kamalian. Amen. Napakabuti ng Diyos. Ito eh. Pagbulay-bulayan natin mga pati, tapos babasahin natin ang saya. Praise God. Nainayag nga niya nito sa mga huling araw na ito. Amen. Sabi nga, panglagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ni Yahweh. Hallelujah. Naniningas ba tayo sa harapan ni Yahweh, mga kapatid? Kasi pag midilim na yung ating mga paningin at kung saan-saan na tayo napahing, ay sa harapan na tayo niyawa nun. Ayun ang pag-ihata natin, mga kapatid. Kasi pag hindi ka na nakatayo sa harapan ni Yahweh, ay automatic yun, napupunta ka sa harapan ni Yahweh. Kaya malinaw, mga kapatid. Praise God. Salamat sa salita ng Lord na nagpapaalala sa atin sa bawat araw dito sa mga salita niya. Amen. Wala tayong ibang asahan. Itong mga karanasan natin ay matindi ito. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Kaya magtiwala tayo sa Lord na siya naman ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Praise God. Ayun. Nabalikan natin yung mga binasa natin kanina. Ulit-ulit. Ang mata. Ayun, ang mata. Ang mata natin ang salita ng Lord. At ang mata natin mismo ay mabuksan. At ang ating mga puso. Para maintindihan natin at maunawaan natin ang salita ng Lord. At siya ay isa na siya ating tanglaw. Siya nating ilaw. Habang naglalakbay tayo dito sa daigdig na ito.
na pinahiram sa atin. Wala nga tayong pag-aari dito sa mundo. Naglalakbay lang tayo. Lahat ay pahiram. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Ito yung pagkilala natin sa mga sa kabutihan ng Lord na nagpahiram sa atin ng lahat ng bagay, pati ng buhay natin. Amen. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Amen. Praise God. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na sa kadiliman. Ayan. Hanggat hindi mo sinusunod at hindi mo namumuhay ang salita ng Lord, ay talagang sa kadiliman ka. Praise the Lord. Naway mo, unawaan natin ito mga kapatid. Kasi ako naman, naunawaan ko naman siya. Hallelujah. Kasi malalim siya, matalinaga. Pero kung buksan natin yung ating isip at puso, mga kapatid, mababaw lang din naman siya at talagang nakakapuspos. Kasi isipin mo yun, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na talagang nagmahal at umibig sa atin ng buong puso, buong lakas, na sabi nga ganun gagawin natin. Kasi siya lang naman ang gumawa nun sa atin. Praise God, na bilang ganti at bilang pakinabang natin, tayo makinabang doon sa pagsunod natin sa mga sinabi niya, na hanggang ipinapalala natin sa ating mga sarili ay tayo ang makinabang. Tayo ang lalakad sa kaliwanagan, di sa kadiliman, makalaya tayo sa kadiliman, napakalinaw. Kasi isang hibla lang ang pagitan ni Yawa at ni Yawi, mga kapatid. Pati si Yawa, si Yawi din ang lumika diyan. Kaya kailangan doon tayo sa lumika sa ating lahat. Doon tayo mananangan at doon tayo mananalig at manindigan, mga kapatid. At yung ating number one na bantayan, ang ating sarili at ang liwanag na yun na binantayan nun na aron ay mga puso natin. Sino ba magbantay sa ating mga puso? Di tayo din. Huwag natin hayaan na tanggapin yung mga karumaldumal na maririnig natin. Bantayan natin ang ating puso at pag-iisip. Hallelujah. At dahil nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesus, siya rin ang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip doon nga sa Filipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manawaan ng tao, tayo yun, ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip, alang-alang sa kipag-isa natin kay Kristo Jesus. O malinaw mga kapatid, ulit-ulit natin sinama ito, pinaalala lang ngayon at relevant doon ating pag-aaral. Kaya isinama natin uli, amen. Praise God, napakabuti ng Diyos mga kapatid. Kaya makatatag lang tayo at manindigan din kung ano yung pananamplataya natin. At marami din kasi yung nagsishare din ng mga baliktad. Kaya kailangan natin basahin itong salita ng Diyos para huwag tayong maligaw ng landas. At lagi tayo sa kaliwanagan. Amen. Praise God. At dito tayo magtatapos mga kapatid sa John 8 verse 12. Amen. Praise God. Kailangan natin magtalalo na sa panahon ito mga kapatid. Napakarami natin minsan maliligaw tayo kung di tayo magpatatag ang manindigan sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. John 8 verse 12. Hallelujah. Muling nagsalita si Jesus. Ito yung pagbabasa natin. Muling nagsalita ang Panginoon. Kasi salita naman niya ito. Nabasa lang natin. Kaya siya nagsalita. Praise God. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Amen. Maliwanag at di na lalakad sa kadiliman. Amen. Praise God. Ayan, kung alam natin itong salita ng Lord, ay ito yung maging ilaw natin. Praise the Lord. Ingatan natin tulad ng ating mga mata. Sabi nga doon sa binasa natin. Proverbs 7 verse 1 and 2. Amen. Praise God. At ito tayo tatapos mga kapatid. Kailangan ay araw-araw nating basahin tong salita ng Lord para magsilbing liwanag sa buhay natin. Amen. Kung tayo kumakain araw-araw ng tatlong beses o limang beses, ito every now and then. Kailangan natin maalala na ito ang ating ilaw habang naglilikbay tayo dito sa ibig nito. Praise God. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Diyos. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mga kapatid, sa inyong pakikinig. At patuloy na i-bless tayo ng Lord dito sa pakikinig natin. I-share din natin sa iba. At patuloy natin siya maparangalan sa bawat araw na tayo ay nabubuhay sa digdig na ito. Napahiram nga na hindi naman atin ay maparangalan natin siya. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Bless the Lord.